Good day mga idol. So meron tayong gagawin ngayong sharp. So unang tingin pa lang natin ay iba na ang board na to mga idol sa tingin ko. At tinanong natin yung customer natin. So tama nga, iba na nga ang board. So wala na rin tong switch. Automatic na tong naka-on kapag isinaksak. So China board na yung nakakabit dito sa sharp na to. So try natin kung anong problema. So hindi ko alam kung may indicator dito, no? Hindi ko natanong yung customer natin kung kinabit ba ng unang technician yung indicator ng China board. So try na lang natin pindutin. So wala siyang power mga idol. At wala rin tong power kapag pag sinaksak mo, dapat mag-spark yan eh kapag naka-on automatic. Yan na, wala oh. Ibig sabihin, mukhang nasa primary ang problema na to. So buksan natin mga idol. So yun mga idol, so nabuksan na natin. So tama nga tayo, universal board na yung nakakabit. So pang video okay lang to mga idol, kaya yung tuner niya. So pero mayroon siyang tuner sa likod. Ano ba yun? So yun din, nabutong lang yung tuner mga idol. Ito. Ito na yung tuner niya. Tapos may wire lang siguro papunta dito. So pang video okay lang naman yan, kaya hindi ko na ikakabit yung sa tuner. So lalagay lang natin yung kailangan lang natin yung AB niya, no? Yung RCA. So try natin mga idol kung anong problema. Check natin yung fuse. So nakahinang na yung connector ng AC. Tapos yung sa may degaussing coil. So nakarekta na siya. Check natin yung fuse, bakit walang power. So yun mga idol, open yung kanyang fuse. Pero hindi naman siya ganun ka ano. Hindi makita eh. Malabo na. So pag dito, mukhang buo pa no. Ayan o, mayroon pa siya oh. Mayroon pa siyang maliit na wire sa gitna. So, pero sa tester, ayan, ayos yung tester natin na pumapalo. Pero wala siyang continuity. Ay, mayroon pala. So, hindi lang siguro dumikit yung tester. So, ayan, mayroon pala. Good pala yung fuse mga idol. Sukatan natin kung may supply ba yung primary. So, may indicator din naman siya kung may power. Hindi naman. So, ayan, pa-jumper na. Hindi naman tinanggal ng technician, so kinabit niya pa rin yung indicator. Kasi yung isa dito yung Hitachi, ganun din eh, universal board rin ito. Yan. Ah, Mitsubishi pala. Universal board rin yung nakalagay, pero wala nang indicator na nagpa-power. So, pero ayos na yun mga idol. Try natin sukatan yung kanyang primary. So, pag sa primary tayo mga idol, ang ground natin ay nasa primary rin. Ay, mali pala. So dapat DC na tayo magsukat mga idol, no, doon sa main filter. So sukatan natin yung kanyang main filter mga idol. Ibig sabihin kapag may nasukat tayo dito, ibig sabihin good na tong AC component niya, yung circuit ng AC. Ito hanggang diode. So good na yan, no, hanggang bridge type diode natin, rectifier.
So yan, sukatan natin. Saksak natin mga idol. So yan, meron siyang 329. So sa mga newbie dyan, kapag sa primary kayo magsusukat, dito kayo mag-ground. Kasi kung dito ka mag-ground, iba masusukat mo. So try natin. Ground tayo dito. So yan, nasa 140-150 lang ang masusukat natin. So kailangan dito para 300 plus. 329. So good siya, no? Check natin yung resistor na dinaanan na dalawa. Yung lagi kong chine-check. So yun, 6 volts. So dito pa lang sa unang resistor ay may problema na. So hindi ko na i-check yung pangalawang resistor, dahil dito pa lang sa unang resistor may problema na siya. Kailangan half niyan ng supply, tapos dito ay magdadrop na siya ng mga 20 volts o 16 volts. So try natin. Tanggalin natin sa circuit itong dalawang resistor na to. Nakakonect yan sa positive ng main filter capacitor. Yan. Papunta dito sa transistor, sa optocoupler mga idol. Tapos yan yung magte-trigger sa kanyang regulator para mag para gumana tong chopper transformer at lumabas siya ng B+. So try natin palitan yung dalawang resistor, or check muna natin. Pero bago natin tanggalin, check natin yung kanyang main filter capacitor. Kung mapapansin nyo, meron pa rin siyang stock na 295. So kanina 300. So mabagal siya mag-discharge, no? Kasi hindi gumana yung regulator mo. So gamit ka lang ng soldering iron yung, or kahit anong pang-discharge mo dyan, yung plug ng soldering iron para mabilis. Kailangan ma-discharge yan kung ayaw nyo makuryente. Nakakagulat lang ang mga kuryente nyan, pero masakit. Yan, bago natin bunutin yung pyesa, kailangan wala na tayo masusukat. So yan, 3 volts na lang. So okay na yan mga idol. So itong dalawa na to ang sinasabi ko, positive ng main filter, dadaan siya ng dalawang resistor. So tanggalin natin. Sukatan natin ulit, no? Kasi walang supply to kanina yung part na to. So sukatan ulit natin, saksak natin. So yun, nag-spark na mga idol yung kanyang plug. So binunot lang natin. Nag-spark na, ibig sabihin may dumaloy na kuryente. So kanina walang spark. Naka-automatic on kasi ito. So sukatan natin. Tingnan niya mabuti. So hindi lang na ano, pero nag-spark sa loob. Nararamdaman ng kamay ko. So yan, may tumutunog, diba? Nag-spark siya, ibig sabihin. So sa unang bukas kasi malakas sa spark niyan, kasi wala pang laman yung capacitor. So yan. So yun, kahalate ng 300 plus. So kanina 6 volts lang, diba? Kung balikan nyo yung video, yung unang resistor na dinaanan, ito, yung unang resistor, dito ay 300 plus. Sumunod na dinaanan resistor naging 6 volts. So may problema agad, na mababa agad. Dapat kahalati lang ang mababawas. So yan, 162. Then yung susunod na resistor na nakasiris, so 11 volts. So okay na okay yung mga idol. Pag ganun yan eh, oh. Yan, 11 volts. Check natin yung B+. Sa kanina wala tong B+. Check natin yung B+ mga idol. 121. So so pinalitan rin ang pangalan pala, no? Sharp. Pinalitan ng Sharp para hindi halatang China board. So pinalitan. So try natin mga idol yung antena niya.
So yan mga idol, 116 pwede na yan. 116. So binabaan lang natin ng kaunti. Kasi sa mga sharp nabibitin yung gilid niyan pag universal board eh. Kaya siguro tinaasan. At saka sa normal na sharp, ang supply rin niyan ay umaabot ng 125 minsan, no. Minsan 115, so minsan 120. So yung isang sharp Baleo ata yun, umaabot pa ng 135. 133. So sa tube ring kasi minsan yan tinutugma eh. Kaya lang meron siyang ano mga idol, nagwe-wave yan, oh. May umaangat. Kita nyo ba? Yung umaangat-angat na parang nag-aalon-alon. Yan, oh. Layo natin, ah. Kita ba? So madali lang yan mga idol, main filter capacitor. Papalit tayo ng main filter capacitor. So maghahanap muna ako na ang filter capacitor. So yan na siya mga idol, hindi ko napapakita yung pagsara na to. So yan lang problema niya, no, yung isang resistor na to. So patayin muna natin, maingay. Sak natin mga idol. So yan, nag-on na siya. Naisara na rin natin. Yan, kung mapapansin nyo, wala nang gumagalaw sa gilid. Nagpalit na tayo ng main filter capacitor. So try natin mga idol sa antena. Ay, wala na nga pala tong antena. Wala pala tong antena kasi pang video okay lang to. So hindi ko na kinabit yung sa tuner. So pero okay na yun mga idol, na itesting ko na yung kanina. So kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag like, share and subscribe. At pindutin na rin ang notification bell para lagi ka updated sa akin mga new videos.